ceremony sa City Hall ng Tanawan City, Batangas noong 2018. Pinaril at napatay ng isang sniper ang alkalde ng Luzon na si Antonio Halili. Sabi noon ng mga investigador, posibleng may kinalaman ang pagpatay sa politika o di kaya'y sa shame campaign ni Halili kontra krimen. Ipinaparada niya kasi noon ang mga akusado sa iba't ibang kaso ng nakaposas at may sukbit na karatula, kabilang na ang mga suspect sa droga. Pero napabilang pa rin siya sa tinaguriang Duterte Drug List o yung listahan ng mga umunoy protector, financier at drug lord sa bansa na inilabas ni dating Pangulong Duterte. May persons of interest noon ang pulisya pero walang naaresto kahit isa. Makalipas ang 6 na taon, muling naungkat ang kaso ni Halili nang banggitin ito sa Quadcom hearing sa Kamara ng dating police colonel at kilalang malapit kay Duterte na si Royina Garma. Anya, isang team na kinabibilangan ng mga pulis ang nagpatumba kay Halili. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Sa pagdinig, lumabas na isang Major Kenneth Albotra ang tinutukoy ni Garma. Nakausap sa telepono ng GMA Integrated News si Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra na dati raw naka-assign sa Cebu City Police. Yung masasabi ko lang po yun, sir, is hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan. Saan mo kaya kinuha, Major, ni Royima Garma itong sinasabi niya? Tingin ko po, talagang na po si ma'am. Confused na po siya sa mga nangyayari sa buhay niya po ngayon. At ako yung naawa po sa kanya. Hindi po totoo yung sinasabi ni ma'am, yun lang po. Matipid ang sagot ni Albotra. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Kayo ba'y nasa PNP pa rin, Major? Ano, nasa po kayo naka-assign ngayon, Major? Dito po sa Kero 7. Okay. Kayo ba'y Major o Colonel? Just to be correct with the designation. Sir, yan na po sana maalam, okay. Sir. Yan lang po ang maibigay ko sa ngayon. Salamat po. Ipatatawag ng Quadcom sa susunod na pagdinig si Albotra, pati ang iba pang kagrupo nito. Para sa GMA Integrated News,